nagpapasalamat kami sa suporta mo sa pamilya natin, sa pamilya ko, at nagbigay kang ano ang kahit na sa pamilya mo na masaya, masaya sila sa inyong kahit na palabiro ka. Anyway, part of the day. Hello mga kaganda! Gandang Lola! So, we are going to have the mass intention. So, thank you very much. Na medyo nawala ako sa ere, hindi ako nakapag-vlog. It's because I'm busy. We have the evangelization prayer for almost 2 months. So, nandito si Father. So, we are one of the sponsor. Okay, thank you po. Pasensya na po. Hi mga viewers, mga kagandahan. Ito po ang bagong tindahan ni Mama Mary of Lasalet. Ayan, iyan po o bagong-bago po 'yan. Na-bless na ba 'to, sister? Opo, pa. Ah, wala pa. Ayan, nauna pala ako mag-vlog. Ayan. Pero maliit po ang kanilang tindahan ni Mama Mary. Kasi po ayan punong-puno na. Ayan, oh, nakita po. International, punong-puno po anak. Wow, napakabilis. So yung mga pupunta, kailangan yung mga nandito po, may mga religious articles, marami po, at mga images. Ayan. At, pinakamasarap, ano ba itong system? Ano yung aparon? Aparon gawa niyo sa atin? Hindi. Ano, bilhin ba itong tayo? Important. Ayan, nakikita niyo po. So yung mga tagahanga niya ni Father, ito po open na ang tindahan ni Mama Mary. Mary ng Lasalet. Yes. Parang ito ay souvenir shop. So makikita niyo po, marami pong mga items sila. At the best ay yung t-shirt. Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Ayan. Ito. Ayan yung bagong design. Ito. Ayan. Yan ang harapan. Harapan. Yung likod dito. So, nakita niyo po, napakaganda ng tela. Ito po yung harapan. At ito naman yung likod. Ayan, si Brother Marlon. Nagbablog na ako, ha?
Say hi! Ito ang manager. Si Brother Marlon. So, nakikita nyo, busy-busy. At sa tingin ko, brother, maliit ito. Kasi sa Israel. O, ito pala yung Our Lady of Lazalet. Si Mama Mary of Lazalet. Ito po, oh. Lord, bless our home. Yan, napagalandang pabungan. Lord, ito, bless our family. So, nakikita nyo. So, may mga price na po. So, hindi na kayo kailangan magtanong. Yes! Olive oil. Healing oil of Lazalet. Ito po siya. 25 pesos lang po yan. At nakikita nyo po, punong-puno ng iba't ibang items. Ay, sister, magkano ba itong Our Lady of Lazalet? Unmade o ba ano ito? Fiberglass. Magaan ka. Yan, marami pong items. Ito, the best oil of Our Lady of Lazalet. O, 25 pesos lang. I-try ko na. 45 minutes. 45. Wrong number. Okay. Sa dami ng items dito, talagang uuwi kayo na marami kayong bit-bit. So, thank you very much, Father Miguel, for the permission na binigay niyo sa amin na pwede akong mag-vlog. First time na almost 2 months na hindi ako nag-vlog. Isa sa namamahala ng tindahan ni Mama Mary of Lazalet ay ang aking kasamahan sa Catholic Women's League. Siya po ang president ng San Isidro Unit. Pero ngayon, this is New Quasi Paris. Kaya malapit ang bahay niya rito, kaya nandito siya. So, sana po, subaybayan nyo, ituloy nyo ang pag-follow sa aking YouTube channel. Gandang Lola Rose. Bye-bye! Na-miss ko kayo dahil hindi matagal na hindi nyo ako nakita sa aking vlog. So, ito, tuloy-tuloy na naman po. Sana nga, mawala na ang ating pandemic o COVID-19 kasi medyo nag-ikwan din ako. Medyo naglaylo ako. So, medyo nag-iingat po tayo kasi we are already seniors. Starting today, pag na yan, tuloy-tuloy na po ang ating vlog. Ang ating Jose Pepe Galien, Eduardo Eugenio Jr. Espiritu ng katotohanan. Tutulungan niya kayo upang maunawaan niya ang buong katotohanan. Sapagat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararanalan niya ako sapagat sa aking magmumulang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin, kaya ko sinabing sa aking magmumulang ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Gaano kamakunawain o mapagpasensya ang Diyos sa atin. Sa mga salitang binitawan niya dito ay parang inuunawa niya na may mga bagay sa buhay na hindi pa natin kayang intindihin sa ngayon. Pero paglaon, maintindihan din natin pagdating ng panahon. Kaya nga, it's okay kung ngayon meron tayo mga hindi maintindihan sa ating pananampalataya. It's just okay kung meron tayo ngayon mga tanong. Kahit pagdudulan.
In fact, it's just okay kung paminsan-minsan tayo ay nagpo-question sa kanya. Ang mahalaga kung lalitumas, meron pa rin tayong pananampalataya. Ang mahalaga kung lalitumas, bukas pa rin ang ating isipan at kalooban. Ang mahalaga tulad ni Tomas at ang mga alaga, hindi pa rin tayo pinitapos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, abide in me, remain in me. Ano man ang pagdududa mo, ano man ang tanong mo, ano man ang kawalang pangkasang naram na natumayan, basta lumapit ka sa akin at yan ay maintindihan mo rin. Pagkakaroon din ang kasagutan pagdating ng kapag misa ng linggo, lalong-lalong na, nag-prepare talaga ako ng homily ko. I mean, nag-prepare naman kahit ordinary mass, pero iba yung preparation sa linggo. At ang pagpansin ko, kasi po alam niyo, ang misa sa linggo, cycle po yan eh. Cycle A, cycle B, cycle C. So, kung ano yung sinerpon mo ng cycle A, after 3 years, aha, babalik yun. Kung pwede ulit ulitin. Sa madaling sabi, pwede ulitin ko na lamang yung sinermon ko 3 years ago. Pwede naman yun. Kasi may file ako. Pero kung paano hindi ko ginagawa? At isang pagdahilan ko paano hindi ko ginagawa? Habang sinuloy mo ang sinermon ko dati, kuminsan natatanong ko sa sarili ko, nasa sabi ko ito? I mean, ang babaw. Nagpatawa lang ako. Nagkwento na nga mo na walang katotohanan. So my point is, I'm glad na nakikita ko ang paglalim ko. Dapat ganun ang pananampalataya. At yun ang expectation sa atin ng ating Panginoon Yesu Kristo. Tama, is patient with us, inuunawa niya tayo, pero dapat, kahit unti-unti, umundad tayo. Diba? Lalo tayo sa ating pananampalataya. Kaya naman tayo na matagal na nagdarasal at nagsisimba, higit sa kanina man sa ating pamilya, ang dapat ay kapag dumarating na ang mga problema, ang pinaka-relax na lahat. Dapat tayo yung nagsasabi, kaya mag-alala. Kaya mag-alala. Hindi magpupula ang Diyos. Mare-resolve mo yung problema ngayon. Okay, mag-alala. May awa ang Diyos. Okay, mag-alala, tuto naman tayo ng Diyos. Ngayon, kung ikaw pa yung isa sa natataranta, kung ikaw pa yung isa sa pinaka-natatago, kung ikaw pa yung isa sa pinaka-nagpo-question sa Diyos, naninisi sa Diyos, ay, naku eh, baka, ang ibig sabihin naman, walang naging improvement yung pananampalataya natin. Sayang lang. Sayang lang yung mga ginawa natin pag-isipan at pananalangin. Kaya nga, madalas kapag ako'y nagmimisa sa patay, at kapag alam ko na dun sa pamilya nung namatay, yung asawa, lagi sa simbahan, yung mga anak, alam kong nagsisipin sa simbahan. Kaya sa mga lagi ko sinasabi pagkanya ay, oh, ito na! Ito na, magkakaalaman na! Magkakaalaman na kung may naging epekto yung pagkarasal at pag-isipan niya at pag-ibig ko sa simbahan. Kasi ito na yung pagsubok na matutin sa pamilya ninyo. Dito na magkakaalaman kung sa pananampalataya ninyo ay lumalim talaga tayo. Ngayon, kung dahil sa pagkamatay ng isang tao sa inyo yung mahalaga, eh, tatalibod kayo sa Diyos, sisisinin niyo ang Diyos, ay, sabihin natin tayo, bakit sa pananampalataya. Sana ang mga kapatid, yun ang pakaisipin natin. Lalipad kung matagal na tayo na nagsisuka at umadalangin. Tayo ay dumalik sa kailangan ng atlanan natin. Kung hindi pa naman din hindi ang lahat. Sana ay talagang hilingin natin sa Panginoon ng grasya na makasuntay sa kailangan niya. Na maibigay natin ang buo sa kanya ang isayin. At sa gayon ay magulang tayo talaga ng palalim na relasyon sa Diyos.
Bigyan natin ang ating mga trabayo sa Panginoon. Awit juga kita pada subscribe. Sana kung bago kayo, please subscribe my YouTube channel, Gandang Lola. Daddy, we miss you. Gandang.